Matapos ang 5 taon, That's My Boy, muling magbabalik sa Itbulaga. Ang That's My Boy nga ay isa sa mga long-running and iconic Tatak Itbulaga segment na talaga namang nagbigay ng tuwa at saya sa ating mga Dabarkads. Ito ay isang talent search para sa mga mumunting batang lalaki na sadyang kaibig-ibig, may talento, at may angking talino. Mula nang magsimula ito noong 1991, ang That's My Boy ay naging isang mahalagang stepping stool para sa mga batang kalalakihan na nangangarap na maging katulad ng kanilang mga paboritong celebrity na nakikita nila sa telebisyon. At ilan nga sa mga kalahok nito ay nakilala at nabigyan ng pagkakataon na mapasama sa mga programa sa TV. Kabilang sa mga kilalang kalahok ang 1998 runner-up na si Steven Claude Goyong na naging bida sa sitcom na Bibote Nga. Nandyan rin si Aisen Luis Bayubay, ang That's My Boy 2000 Grand Winner, na talagang kinagiliwan ng mga manunood dahil sa kanyang husay sa pagtugtog ng drums kahit na siya ay 3 taong gulang pa lang. Nakilala naman si Bayubay bilang si Epoy sa fantasy anthology na Ang Mahiwagang Baul. At ang 2003 Grand Finalist na si Bernard Jussel Porbes, o mas kilala sa tawag na si BJ Tall Eats. Matapos maaliw ang Dabarkads kay BJ Tall Eats, kinuha siya ng Itbulaga para maging co-host, at kalaunan ay nagbida sa ibang mga palabas. Naging popular nga sa mga tao ang kanyang linyang, "Ako, ako, lagi na lang ako," sa isang commercial ng Tide. "Kailangan mag-aral mabuti, kasi laging ako, 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 puro na lang ako." At ngayon nga ay muling ibinabalik ng Itbulaga ang That's My Boy upang mabigyan ng pagkakataon ang mga batang kalalakihan sa kasalukuyan na maipakita at maipamalas ang kanilang mga itinatagong kakayahan at talento. At malay natin, maging daan ito upang masundan nila ang yapak ng kanilang mga iniidolong mga personalidad sa telebisyon. We'll be right back.